ating po verse ay matatagpuan po natin sa mga awit 5 verse 8 to 10 po. Basahin po natin mga kapatid. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katuwiran, dahil napakarami na sa aki humahadlang. Landas mong matuwid sa aki ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan, sa loobin nila'y pawang kabulukan, parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, panalita nila'y pawang paniling lang. O Diyos, sila sana'y iyong panagutin, sa sariling pakana sila'y iyong pabagsakin, sa dami ng pagkakasala nila sila'y iyong itakwil, sapagkat mapaghimagsik sila at mga suwail. Tunay nga po mga kapatid, makikita po natin sa binasa po natin, ano, dapat po maging aware tayo sa mga sinasabi natin, at ingatan po natin yung mga lumalabas po sa ating mga bibig, dahil po yung lumalabas po sa ating mga bibig, ito po ay makakasira sa mga taong nasa paligid po natin, na kumbaga sabihin natin yung mga kwentong hindi mga totoo, ano. Kaya nga maraming mga marites na lumalabas na pawang maniling lang at hindi naman katotohanan yung mga sinasabi po ko. Kaya mag-ingat po tayo, ano, sa lahat po ng ating sasabihin, kailangan po makatotohanan para po naman hindi tayo makasira sa mga taong nasa paligid po natin. At alagaan po natin yung salita po ng Panginoon, dahil ang Panginoon ay nagtuturo po sa atin sa matuwid na pamamaraan na pananalita po, ano. Kaya nga ang sabi ng Panginoon eh, siya yung ating ano, advisor, o siya po yung tagapagturo kung paano po tayo gamitin natin yung tamang pananalita po sa harap po ng mga tao.